Yes, hello, good morning mga katambay. Welcome again to my channel, and today we're going to talk about the IPB or injectable polio vaccine, which is requirement by the government, which respiratory disease endemic na polio, no? Sa mga hindi pa naka-subscribe, so hit the subscribe button below and notification bell para updated kayo sa mga issues and topics na pag-uusapan natin. Guys, or good afternoon, good evening. I don't know kung saan kayo exactly nandun, no? Basta kung nasan man kayo, good day. Yan. Today we're going to talk about the IPV or injectable polio vaccine, which is required by the Philippine government, which responds to the contagious epidemic disease na polio, no? Yun, para requirement din siya sa mga OFW, mapa land-based man o mapa sea-based. Bago tayo mag-start, hit the subscribe button below and the notification bell para updated kayo sa mga videos natin na gagawin natin and updated kayo sa mga topics. So again, nandito na naman tayo guys sa aking channel, no? So for the past couple of months, alam naman natin na medyo naging naman din na news yung polio, no? Which is before na ang Philippines already free with the disease. Sabi nila, year 2000, bali polio free tayo, no? Tapos recently, mga past couple of months, if I'm not mistaken, mga September 2019, lumabas na naman yung issue na polio outbreak, no? Parang somewhere in Visayas yata nag-start. So with response to that, the Philippine government, nag-issue sila na IPB, which is called injectable polio vaccine. A few moments later. Kukuha sila sa quarantine, Bureau of Quarantine, no? Pag sa Manila ka, dyan, sa may pier yun. So, mga sea-based o land-based o kahit na sinong baba sa OFW na lalabas ng bansa, lalo na kung pupunta ka sa mga host country, required ka kumuha nun. Bali, worth 300 siya, no? Bayin nyo na lang siya sa yellow fever kung kukuha kayo ng yellow fever sa mga sea-based. Sa mga land-based, required din yan. If I'm not mistaken, yung dati, parang 8 lang ata yung nagre-required ng ganyan, no? Na mandatory requirement, no? IPB. Bali, may certificate din siya kagaya ng yellow fever, no? Meron din siya na ganun. Kung dati, yellow fever lang kukunin mo, ngayon, kasama na siya sa requirement, mandatory requirement. Ngayon, kung hindi pa kayo napapa-inject,
ng polio, ng IPB, hintayin nyo, pero for sure kasama yan sa requirement bago kayo sumampa ng barko. Ibigay na lang sa iyo. Hindi ko nasasabi ng agency nyo kung meron na kayo, kung meron dyan sa malapit sa area nyo. I-check nyo na lang kung saan meron na malapit sa area nyo. Kasi maski yung mga bata ngayon, no, inaano na nila, mandatory oral naman yun sa bata. Oral. Pag sa adult, yun, IPB. Yun. Dati, ano, response nila yun sa ano, World Health Organization na naging ano, napagmitingan nila yan. Ganyan. Kaya, yun ang naging ano, na, ano nila. Most countries required polio vaccine certificate. Travelers originating from the highly contagious viral disease is endemic. So, yun nga, bumagsak tayo dun, no? Nagkaroon ng outbreak. So, ayun yung napag-usapan, bali, na lahat ng manggagaling sa origin country, pupunta sa host country, dapat magpapa-inject na nga ng ganun. Ang mga ano yan, yung Brunei, Maldives, Oman, Pakistan, Indonesia, Georgia, Lebanon, yun ang pagkakalam ko, yun yung mga bansa na yun. Pero kung gusto nyo, mag-search na lang din kayo. Pero ngayon, highly recommended and required ang magpapa-IPV. Punta kayo ng umaga, pero mas maganda siguro sa hapon na lang. Meron bang hapon? Kasi pag sa umaga, makakasalubong nyo yung ganito. So, as soon as possible, para less hassle-free, kumuha na lang din kayo para hindi na kayo, ano, total kung nakatambay man lang kayo, bisitahin nyo na lang. Hindi ko lang alam yung, ano, yung validity niya kung kagaya ng vaccine ba na lifetime, yung yellow fever natin. I-comment nyo na lang din para alam din na iba. Comment down below para mabasa nila. I-share nyo na lang dun. Another requirement siya, no? Saan man tayo magagawa dyan kung pwede magreklamo, pero kung kailangan mo ng sakay, ultima, no? Susunod ka rin, diba? Yan. I-ano nyo na lang dun. I-verify nyo na lang din sa company nyo. Pero for sure, kukuha talaga, eh. No choice, eh. Thank you for subscribing. Tapos, sa mga hindi pa na subscribe, subscribe na kayo, mga pare ko, eh. Tambay para mapag-usapan natin yung mga bagong issue. Natin yan hanggat magabayan kayo. Maturo ko sa inyo kung ano yung mga bago habang nakatambay pa rin ako dito.